Hi guys, welcome back to my channel. I am Mimi TV. Guys, itong video na ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-enroll sa TESDA online program. Alam nyo ba guys na may bagong programa ngayon ang TESDA? Ito ay ang tinatawag nilang TESDA online program kung saan maari ka nang makapag-aral gamit lang ang iyong cellphone, laptop at internet connection. Sa nagtatanong po kung ito ay libre, yes po, ito po ay libre at may certificate pa po ito guys. Panoorin lang po ang video na ito para sa karagdagang impormasyon kung paano kayo makapag-enroll sa TESDA online program. Ayun nga po guys, sa iyong browser, itype lang po ang TESDA online program at makikita natin ang TESDA online program. Ayan po, lalabas po ang TESDA online program na website. At dahil bago pa lang po tayo sa website na ito, i-click natin ang login. After login, makikita natin ang login into your account. Username, password. At dahil tayo ay first time, tayo po ay mag-create ng ating account. I-click lang po natin ang create new account. And after ma-create ang new account, makikita na po natin ang TESDA online program new account. At maglagay po tayo ng username at password. Tandaan na huwag nating kalimutan ang username at password. At sundin lamang po natin ang mga hinihingi para sa password. At ilagay na rin natin ang email address 2 beses. At saka yung first name natin, surname. At mga karagdagang details gaya ng city town, country, at kasarian, civil status, at saka yung employment status. Pati na rin ang ating educational background, birthday, at saka kung anong age group ka na pabilang. At ilagay na rin po ang complete permanent mailing address dahil dito isi-send ang certificate. At sagutin na rin po ang mga karagdagang katanungan. Ipagpatuloy lang po natin ang pag-fill up. Ayun, nakikita natin ang security question sa may bandang reCAPTCHA. Click lang po natin ang I'm not a robot. At lalabas po ang mga hinihingi nila. Select all the images with stairs. Hanapin na po natin ang mga stairs. At i-click natin ang mga ito. Ayun na, naklik na natin. Scroll down lang po natin at may makikita tayong verify. Click lang po natin ito. After ma-verify natin, punta tayo sa create my new account. Ayun na, my new account na tayo. At di ba madali lang mag-create ng account? Pero hindi pa dito natatapos. Mag-login sa yung Gmail or Yahoo na na-register kanina. Kasi merong pinadalang confirmation letter si TESDA sa iyong Gmail or Yahoo. Ito ay ang account confirmation at click mo lang ang iyong link. Pagkatapos ma-confirm, bumalik na sa website ng TESDA para mag-login dahil meron ka ng account. Yay! Congrats! Meron ka ng account sa TESDA. Login mo ang iyong account, ang iyong username, password, at i-click ang login, ayun na, makikita mo na ang iyong profile. Click mo lang ang hugis tao at makikita mo ang iyong dashboard, profile, grades, messages, preferences, at saka yung logout. At dito naman, sa nakikita mong tatlong guhit or bar, i-click mo lang yan at lalabas na po ang top earlier version, TESDA news, courses, frequently asked question, videos, and how to. Click mo lang po ang courses. At makikita mo kung ano ang mga courses offered ng TESDA. At makikita mong madaming offer na courses ang TESDA gaya ng automotive, agriculture, electrical and electronics, heating, ventilation and air condition, human health, healthcare, information and communication technology, maritime, mayroon din silang tourism, mayroon din silang social community development, at marami pang iba.
At kung ikaw naman ay gustong mag-enroll ng Electrical and Electronics, click mo lang po ito. At ayun na, lalabas na po ang Computer System Servicing. Gaya ng Electrical by LabTech at saka Solar Night Light Assembly. At kung gusto mo mag-enroll ng Electrical by LabTech, i-click mo lang po ito. At ganito na po ang lalabas. My Enrollment Options. Click mo lang po yan. Finally, click mo ang Enroll Me. So, ikaw ngayon ay enrolled na sa Electrical by LabTech. At kung gusto nyo naman po ng ibang courses gaya ng Tourism, click mo lang po ito. Marami kang pagpipilian dito. May cookery, may bread and pastry production in situ, food and beverage services in situ. At kung gusto nyo naman po ang cookery, marami ka ding pagpipilian gaya ng preparing hot meals, preparing cold meals, preparing sweets. At kung gusto mo naman itong preparing sweets, click mo lang po yan. Ganun lang naman siya kadali ang procedure. Same lang ng procedure na pinapakita kanina. Kung nagugustuhan mo itong course na ito, click mo lang ang Enroll Me. At kung ikaw naman po ay tapos na sa isang lesson, make sure po na i-check mo ang box sa bandang gilid. Ayun na. Make sure lang po na kompleto itong lahat bago ka mag-comply for certificate. Click mo ang box na ito. Tandaan na hindi makupaprocess ang certificate pag hindi makukomplete ang mga lesson. Do we get a certificate of training after completing the online course? Yes, you will get a certificate of completion once you finish the course, and if you think you are ready, then you may take the face-to-face assessment for national certification at any test the accredited assessment center or venue. At dito po, nagtatapos ang ating tutorial. Good luck sa ating lahat sa pag-enroll sa TESDA. God bless! Huwag pong kalimutang mag-click ng subscribe, like, and comment. For more updates, click lang po ang bell for more tutorials. Bye! Thank you!